a great day, great morning to everyone. So we're going to cook with a touch of calabaza of our chicken pochero. So meron tayong manok at atay, we have chicken liver and chicken, of course we have saba, meron tayong beans, ang calabaza, bawang, sibuyas, pechay, at syempre ang tomato sauce para, at ang garban sauce. Garban sauce is actually optional for you guys. So there you are. So we just need to prepare off the ingredients and the bell pepper. Eh, mas masarap talaga kapag may sabayan. At ayan na po, iwa-iwain lang po natin. Always make sure na nakaprepare na lahat ang ingredients before we start cooking, guys. So more sibuyas, more fun. So yan po, sariwa po ang gagamit nating squash. So again, this is pork pochero with squash or kalabasa, pampalinaw ng mata. So syempre, painitan po natin ng ating maiwagang kawali at lagyan po natin ng konting mantika. So we're just going to saute o kaya igigisa po natin ang ating bawang sibuyas. So syempre, walang katapusang bawang sibuyas. Diyan po nagsisimula ang lahat, parang sa pag-ibig. Kailangan makilala mo kung saan ang pinaka-root ng inyong taong minamahal. Ay, nakaw! Eh, pag magaling na po kayong mag-isa, eh, pwede na po kayong magluto pa ng iba pang pumpo tayo. Sabi nga nila, pag natutunan yung mahalin ng isang tao, eh, buong pagkatao niya, eh, mamahalin mo ng buong buo. Ay, takaw! Hugot na naman to, mga pumapag-ibig dyan, mga kanak-nakang mahilig kumain. Nakaw! Pag kayong nabigo, eh, wag, eh, daan nyo na lang po sa pagkain. Mega love, shout out. So, meron po kami dyan, binukod yung pinaka chicken fat. O diba, dyan po ang papo natin gagamitin ng pagmamantika, kasi konting mantika lang po ang ating ilagay dito. So ayun na nga, just make a golden brown, wag naman po yung golden sunog, just saute and make sure that the onion and the garlic is kind of golden brown before you add the chicken. If you prefer what kind of part of the chicken, it's up to you guys. So we prefer Thai and pinaka tawag nito, wings, chicken wings and Thai, at ang legs ba para sa ating chicken pochero. So we also have liver on the side, mamaya pa po natin yun ilalagay, mga kaibigan, mga kapatid. So ayun na nga po, gaya ng normal na pagluto, gigisahin lang po natin siya ng mabuti para hindi po malansa ang ating manok. Lagyan nyo lang po siya ng konting salt. So after it was actually nagisa na siya, tsaka nyo po lagay ang mahiwagang patis. So ayun na po, igisa lang po natin siyang mabuti para po malasang lasa. Yan po yung that's the use of using garlic and onion para po mag-subside yung pinakalasa niya dun sa ating meat. So yan na nga po ang ating atay. So chicken liver, add the chicken liver habang ginigisa po, at balikan po natin siya mga after a few minutes later. So lagyan na rin po na pala natin siya ng paminta at ang konting laurel lang naman po, wag po madami kasi mas mananaig yung lasa ng laurel sa ating manok. Oh, di ba? So ayun na nga, ay nako, nakamayami, ay nako manla. Pag sinabi niya ay tama pala itong si Oye, ayun po, lagyan na po na yung paminta. So add the pepper and the laurel leaf during the saute. Then you're just gonna mix it a bit. Oh, di ba? Mega love, shout out. Ayun na po yung konting asin para medyo malasa-lasa ang ating ginigisa. O, di ba? Rhyming words. Ano naman po? Mega love, shout out to all OE Blend supporters. Kahit po mix-mix ang ating content, ay maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood sa ating mga recipe. Nakail, meron dyan yung mga mahilig talaga magluto, meron din mahilig kumain ng... O, di ba? Ay, kasi ang ating content is daily life. So whatever moods po na pumasok sa akin ng araw na yon, yun po ang ating magiging content. Alright, mega love, shout out. So ay nahalot yung laurel, di ba? Ay nakaw, balikan po natin siya. Thank you.
So ayan na nga mga kapatid, so after mag-isa natin ng manok sa sibuyas at bawang, we can add just a little bit of fish sauce o ang ating patis to make the aroma. Again, this is one of my favorite smell kapag nilagyan na po ng patis ang ating manok. Habang siya ay ginigisa, eh, paano sinasabi niya, ay nakaw, ito, ay ako'y malapit ng maluto na, ay magsaing ka na. Ay palatandaan niya, ay nako, baka kasi pag habang nagluluto kayo, kadalasan kasi minsan, nakakalimutan natin magsaing ng kanin. So kapag gutom na tayo, nakaw, wala pa pala tayong inapoy, nakaw. Nay, nag-ina. So we're just going to saute. Oh, diba saute na naman, oh, magic word saute. So papakuluan lang po natin siya kasi mas masarap kung malambot yung ating chicken. At medyo iwas tayo ng amoebiasis kapag medyo hilaw. Yung iba kasi kinakain ko ng hilaw, but for meat, I would rather make sure it's well cooked. So we can add po ng sabaw sa ating chicken pochero. So it's up to you kung gusto nyo yung nadulunod sa sabaw, eh medyo katamtaman lang po ang lalagay namin sabaw kasi hindi naman po to tinola, hindi naman po to nilaga. So this is pochero. So you can add a tomato paste of your choice or tomato sauce po. It's up to you guys. So prefer namin ang tomato paste para medyo makulay-kulay siya, o diba? So, ilagay lang po natin yung tomato paste, then let's just simmer it for a few more minutes para maglasa ang ating pinaka-tomato paste sa ating pinaka-puchero. Ay, nakaw! Nakaw yung mga taga-US dyan, Italy, Canada, mega love, shout out to Baguio, USFA, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Nako, you can try this, wag lang po siya gawing simpleng puchero na patatas. If mura naman po ngayon ang kalabasa, you can try kalabasa. Most especially if your kids is not eating vegetable, you can actually try to deceive them that it's not the kalabasa. Diba? Kasi manunuot po yung lasa ng tomato sauce doon po sa ating kalabasa. Akala nyo pang pinakbet lang siya, ay nagkakamali po sila. You can add it to like caldereta. This one is pochero. So ayan na nga po, at medyo makulay-kulay na ang ating pochero. Make sure at tingnan po natin na medyo malambot na rin po ang ating pinaka-chicken. Oh, diba? Sabi nga nila, oh, diba? Ay, nako. Ay, syempre, kapag tayo kakain, ay mas masarap yung sama-sama tayong kakain, diba? Eh, mega love shout out tayo dyan sa mga ka-OFW na mga OFW dyan. Naka, malapit na naman po ang Pasko. Huwag po kayong malulungkot. Ay, naka, eh, panigurado naman po. Masaya-masaya din po yung mga pamilya nyo. Dahil alam naman namin ang pagod at hirap na ginagawa nyo dyan sa ibang bansa para papadalan lang po ang mga taong mahal nyo sa buhay. Naka, lagay na po natin ng green peas or garban sauce is your choice. Ito po ang ating mahiwagang kalabasa. So palampatin din po natin syempre ang ating kalabasa para hindi po makita ng ating mga anak na ito pala ay kalabasa pala. Ay, nakaw. So this is a healthy food. May lycopene na, meron pang pampalinaw ng mata, o diba, san ka pa? May protina pa galing sa ating manok. So yun na po ang ating banana. Para po sa mga alam niyo na, mga nanghihina naman po ang tuhod, o diba? May vitamins pang kompleto. O diba, vitamin banana. Sabayin po ay para pampatamis po ng ating pochero. You can add other vegetables you prefer to add. So we add beans here. Baguio beans para mas makulay, mas masarap. Meron po din po tayong bell pepper. Pampasarap ko kasi medyo yung taste ng medyo maanghang-anghang na side part po ng ating pochero. So, let's just gonna simmer it for a few minutes later para po lumambot at lumasa po ang ating mga sahog. So, you can add more sabaw. It's up to you guys. So, iunahin po natin ilagay ang pinakatangkay po ng pechay kasi medyo mas matagal po yung lumambot.
O, di ba, balikan lang po natin siya ng mga few minutes later. After 5 to 10 minutes later, depende po kung malambot na ang ating mga sahog, we can actually add yung preferred leafy vegetables nyo po. Yung po sa amin po ay pechay. O, diba? Pampahaba rin po yan ang buhay, mga kapatid. Tandaan nyo, ang gulay ay mga sustansya. Pwede naman po yan, potcherong gulay. Kapag halimbawa ay wala po tayong pang-ano po ng manok. I-try nyo rin po. Masarap din naman po. May collab shout out. So, ayan na nga po. Luto na ang ating main dish or video food video for the day. Mga ka-person. Sabi nga ng mga ka-person. Mga kanak na humilig kumain dyan. Maghanda na po ng hapagkainan. Thank you guys for watching. Don't forget to hit the like, subscribe, and hit the bell notification para mas updated po tayo sa mga bagong videos from OE Glenn's Duterte channel. Thank you guys for watching. Bye for now!